Magandang umaga sa inyong mga batang mag-aral sa ika-apat na bata ng Division of City Schools, Valenzuela. Ako, si Teacher Lot, guro mula sa mababang paaralan ng Disiplina Village, ang inyong kaagapay sa pagbubog sa pagpapahalaga sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Bilang paghahanda, ilan lamang napapanahong paalala na dapat ipasaalang-alang para sa ikatatagumpay ng ating talakayan. Una, gamitin ng tama ang mga FB reaction, buttons, at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ikalawa, makinig na mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. Ikatlo, sumali o makilubok ng buong husay sa mga pagsasanay. At ikaapat, sa loob ng 2 minuto, i-type sa comment box ang mga sumusunod. Ang salitang present, ang buong pangalan, paaralan. At siyempre, huwag kakalimutang itag ang inyong gurong tagapayo. Tulad nito, handa na? Ako ay galak na magsisimula sa ating aralin ngayon sapagkat dama ko ang inyong ibayong pakikinig upang matutunan ang pagpapahalaga sa kalikasan ng ating bansa. Mula sa pamantayang pagkatuto, MESC-ESP 4-PPP 3G-I-22 nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran, saan man sa pamamagitan ng 12.2, pag-iwas sa pagsunog sa anumang bagay. Napinamagatang pagsusunog ng basura, itigil na. Ngayon, subukin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng gawain ito, pagmasda ng mga larawan. Ano ang karaniwang nararamdaman mo? Ano kaya ang pangyayari sa mga sitwasyon ang maaaring dahilan ng pagkasira ng kapaligiran at pagkakasakit ng mga naninirahan malapit sa publikan tulad ng sumusunod na larawan? I-click ang thumbs up kung nakabubuti sa ating kalusugan at kapaligiran at thumbs down naman kung hindi. Handa na ba?
sa unang larawan. Pagsusunog ng silang gulong at mga basurang plastic, pabor ka ba sa gawain ito? I-click ang thumbs up kung nakabubuti sa kalusugan at kapaligiran. At thumbs down naman kung hindi sa loob ng 10 segundo. Ang tamang sagot ay thumbs down. Ikalawa. Pagtatapon ng basura sa sapa o ilog. Pabor ka ba sa gawain ito? I-click ang thumbs up kung nakabubuti sa kalusugan at kapaligiran. At thumbs down naman kung hindi. Ang tamang sagot ay thumbs down. Hey, katlo. Ang pag-segregate at pag-resiklo ng mga basura tulad ng mga plastic, bote, dyaryo at iba pa. Pabor ka ba sa gawain ito? I-click ang thumbs up kung nakabubuti sa kalusugan at kapaligiran. At thumbs down naman kung hindi. Ang tamang sagot ay thumbs up. Okay, ikaapat. Pagbuga ng pusok mula sa mga pabrika. Pabor ka ba sa gawain ito? I-click ang thumbs up kung nakabubuti sa ating kalusugan at kapaligiran. At thumbs down naman kung hindi. Okay, simula na. Ang tamang sagot ay thumbs down. Okay, next. Kalima. Tulong-tulong sa paglilinis ng mga basurang naitapon sa sapa o ilog. Pabor ka ba sa gawain ito? I-click ang thumbs up kung nakabubuti sa kalusugan at kapaligiran. At thumbs down naman kung hindi. Ang tamang sagot ay, yes, thumbs up. Nakabubuti sa ating kalusugan. Okay. Ngayon, masdan mo ang larawan. Ano kaya ang mensahe na nais niyang ipahatid sa iyo bilang mag-aaral? Pabor ka ba sa ipinapakita ng pagsusunog ng basura at di pagsunod sa babalang nakapaskil? Ngayon, pakinggan natin at unawain ang pahayag. Ano kaya ang maaaring maidulot ng pagsusunog ng basura sa ating kapaligiran? At ganun din sa ating kalusugan na pinamagatang labag sa batas ang pagsusunog ng basura. Halaw mula sa Bulgar Online, April 23, 2018. Grace po, possible. Okay. Tuwing sasapit ang 22 ng Abril, ipinagdiriwang sa buong mundo ang Earth Day. Ang nasabing araw ay nakalaan sa pagpapaalala sa mga tao ng kahalagahan ng kaligasan at kapaligiran at sa pagsusulong ng pangangalaga nito. Tamang-tama sa nasabing selebrasyon, ang tanong ng ating best na si DC tungkol sa pagsusunog ng dahon sa bakuran. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng alitan ng kanyang kapitbahay na mahilig magsunog ng mga dahon at papel. Dahil magkatabing magkatabi sila ng bahay,
nakararating ang usok ina GC. Mawalang galang na po. Katid niyo po ba na ipinagbabawal ang pagsusunog ng anumang basura, lalo na plastic o sirang gulong, na maaaring magkaroon ng sakit sa baga ang sino mang nakakalanghap ng chemical na amoy nito? Wala akong pakialam sapagkat sa sarili ko namang bakurang ginagawa ito at hindi naman plastic ang sinusunog ko. Nagreklamo na si Best GC sa kanilang barangay tungkol dito, pero nagsusunog pa rin ang kanyang kapitbahay. Ang tanong niya, hindi ba pwedeng kasuhan ng kapitbahay niyang matigas ang ulo dahil sa paglabag sa batas? Best GC, labag talaga sa batas ang ginagawa ng iyong kapitbahay. Ipinagbabawal ang pagsusunog ng dahon at iba pang material sa ilalim ng Republic Act Number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Kapag napatunayan ng korte na may paglabag sa batas na ito, maaaring maparusahan ang isang tao ng pagkakabilanggo ng 1 hanggang 15 araw at maaaring pagbayarin ng multang 300 piso hanggang 1,000 piso. Delikado sa kalusugan ng pagsusunog ng dahon at iba pang bagay, mga bes. Naglalabas ng usok ang lason tulad ng carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxides, nitrous oxide at iba pa, na maaaring magresulta ng sakit sa baga kung malalanghap. Pwede rin maging dahilan ito ng hika at iba pang sakit na may kinalaman sa paghinga. Mismong ang abo, kapag nalalanghap, ay masama rin sa makasisingot nito. Bukod sa kalusugan, apektado rin ang ating kapaligiran sa pagsusunog. Nagdudulot ito ng air pollution na may epekto rin sa global warming. Ilapit mo muli sa inyong barangay ang iyong problema para mapag-usapan ninyong magkapitbahay. Imungkahi mong gumawa na lamang ng compost at doon ilagay ang dahon at basura. Himukin mo rin ang iyong mayor na ipatupad ang nabanggit na batas sa kabutihan ng mamamayan ng ating kapaligiran. Mula sa napakinggang pahayag, halo mula sa Bulgar Online, April 23, 2018, Grace po posible, maaaring natunghayan ninyo ang mahalagang mensahe na nais ipabatid sa inyo. Bukod sa pangangalaga ng kalikasan, ihanda ang inyong comment box at ipakita ang inyong galing sa pakikinig. Kaya, magsisimula na ang ating italakayan. Kailan ipinagdiriwang ang Earth Day? Sa loob ng 10 segundo, ipakita ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay tuwing 22 na Abril. Check. Okay, ikalawa. Bakit ipinagdiriwang ang Earth Day sa buong mundo? Wala na. Ang tamang sagot ay, upang maipadala sa atin ang kahalagahan ng kalikasan at kapaligiran at sa pagsusulong ng pangangalaga sa mundo. Ikatlo. Ano ang inireklamo ni Best Jesse sa gawain ng kanyang kapitbahay? Wala na.
Ang tamang sagot ay ang pagsusunog nito ng basura sa sariling bakuran. Tama. Ika-apat. Nakabubuti ba sa ating kalusugan ang pagsusunog ng mga solid waste tulad ng silang gulong, plastic o styrofoam? Sulat na ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay hindi nakabubuti sa kalusugan ang amoy ng sunog na solid waste. Tama. Okay. Next, anong batas ang itinalaga ng pamahalaan ukol sa pagbabawal sa pagsusunog ng dahon at iba pang solid waste? Ang tamang sagot ay Republic Act Number 9003 o Ecological Waste Management Act. Yes, tama. Next. Sa mga lumalabag sa batas, RA Number 9003 o Ecological Waste Management Act, ano-ano ang maaaring kaparusahan sa paglabag sa batas? Mapaparusahan ng pagkabilanggo ng 1 hanggang 15 araw at maaaring pagbayarin ng multang 300 piso hanggang 1,000 piso. Next, ano-ano ang masamang dulot ng pagsusunog ng plastic o anumang material sa ating kalusugan? Ang tamang sagot ay masamang dulot ng pagsusunog ng dahon at iba pang mga bagay ang mga sumusunod. Naglalabag ng usok ng lason tulad ng carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxide, nitrous oxide at iba pa na maaaring makasama sa ating baga, hika at iba pang sakit na may kinalaman sa paghinga. Okay, bilang mag-aral, paano mo pangangalagaan ang ating kalikasan o kapaligiran? Iwasan ang pagsusunog ng solid waste o ibang pang material na nakapagdudulot ng abo at chemical na amoy na makasasama sa inyong baga. Ngayon, natutunan natin ang kahalagahan ng pangangalaga ng kalikasan sapagkat ang ating kalusugan ang nakasalalay. Kaya mahalin at pakatandaan na ang kalikasan ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ay dapat nating ingatan, pangalagaan at pagyamanin. Isa na rito ang pagsusunog ng basura ayon sa Section 48 ng Republic Act Number 9003 o tinatawag na Solid Waste Management Act. Ang pagsisigarin ay ipinagbabawal sa ating bansa dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan at gayon din sa mga mamamayan. Ito ay pinatutupad ng ating gobyerno sa pangunguna ng National Solid Waste Management Commission Secretariat. Sa ilalim ng opisina ng Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang pagsusunog ng basura
ay may malaking epekto sa ating kalikasan at sa tao. At ang pagsusunog ay masama sa kalusugan ng tao kapag nakasingot natin ito. Malaki rin ang epekto nito sa kapaligiran dahil ang usok nito ay nakataragdag sa pollution sa hangin na nakapagpapakapal ng house gases. Kaya, may patutunguhan ang lahat ng bagay. Gaano mo naintindihan ang prinsipyong pangkapaligiran? I-type ang check sa comment box kung inilarawan ng pahayag ang kahulugan ng prinsipyong ito. Kung hindi, i-type ang X. Tayo na magsimula sa unang bilang. May isang sako ng basura sa likuran ng inyong bahay. Nalaman mo na ipinadadala ito sa bukid upang doon ay sunugin. Kinuha mo ang isang sako ng basura at sinimulan mo paghiwa-hiwalayin ang nabubulok sa di nabubulok. Ang tama sagot ay check. Next. Laganap na ang pagsusunog ng mga puno sa inyong kagupatan ayon sa inyong barangay. Nagkakasakit na ang mga hayop na nakatira rito. Ipinagwalang bahala mo lamang ito. Ano kaya ang iyong sagot? Check or X? Ang tamang sagot. Ang iyong sagot ay? Yes! Okay. Ikatlo. Palagi sinusunog ni nanay huring ang basura ng kanilang pamilya. Kapag nasunog na ang basura, wala itong magiging masamang epekto sa kapaligiran. Check or X? Okay, ang inyong sagot ay X. Okay. Kaapat, sinabihan ka ng nakatatanda mong kapatid na sunugin ang bumagsak na punong kahoy sa harap ng inyong bakuran. Iminungkahi mo na lang sa iyong kapatid na gawing sangkalan at ibenta ang iba. Check or X? Ang tamang sagot ay? Check. Okay. Napansin mo na naglalagay ng mga lumang gulong sa harap ng inyong bahay ang mga pinsan mo upang sunugin sa pagpasok ng bagong taon. Pinayuhan mo at ipinaalala sa mga pinsan mo ang masamang dulot ng pagsusunog ng gulong. Check or X? Okay, ang iyong sagot ay? Check! Okay, very good. Gaano ka kabuti sa iyong kapaligiran? I-click sa comment box ang thumbs up kung nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kapaligiran. Thumbs down naman kung hindi. Handa na sa loob ng 5 segundo. Hindi ako nagsusunog ng basura. Thumbs up or thumbs down? At tamang sagot ay? Thumbs up! Okay, next. Makikiisa ko sa pamunuan ng barangay. Nalinisin at sinupin ang mga punong kahoy sa nabagsak na dulot ng bagyong Ulysses. Thumbs up or thumbs down?
Ang tama sagot ay thumbs up. Hello. Gagawing malikhaing bagay o paso ang lumang gulong. Thumbs up or thumbs down. Ang sagot ay thumbs up. Ikapat, ang DENR ang nagsasabatas ng Ecological Social Waste Management Act of 2000. Thumbs up or thumbs down? Thumbs down. Sapagkat ang DNR ay nagsasabatas ng Ecological Social Waste Management Act number 9003. Ikalima, ang usok na binubuga ng mga sasakyan at pabrika ay nagdudulot ng pollution ng hangin. Thumbs up or thumbs down? Tama sagot ay thumbs up. Ngayon, aware sa naway ang bawat isa sa inyo ay maisabuhay, maisagawa ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Kinakailangan may pakita natin ito sa anuman. Bilang karagdagang gawain, pinangangalagaan ko ang kalikasan. Mag-isip ng ilang mabuti iyong magagawa para sa kalikasan. Isulat ito sa isang malinis na papel. Bago ang magpapaalam, pinasasalamatan ko ang nagkakaroon ng malaking bahagi sa aking presentasyon upang matagumpay na maibahagi sa inyo ang aralin sa araw na ito. Cliparlibrary.com animation, HTML, google.com, and grade 4 ESP kagabitan ng mag-aaral, DepEd, at sa grade 4 ESP SDO-VALENZUELA RRMDS module. So, let's help keep the earth clean every day. Bye and thank you and God bless.